Inis po ng panahon, nakakakalahati na po tayo sa buwan ng January. So talagang kapag tayo ay nasa Panginoon, ano, ang panahon lumilipas na parang hindi mo napapansin kasi meron ginagawa ang Panginoon lagi. Pero kapag ang isang tao ay wala sa Panginoon, parang pang yung buong maghapon ay parang inip na inip. Yan, bisa naririnig natin, sabi, hay, buhay. Diba? Parang may buntong hininga. Parang walang nangyari. Pero alam natin ang mga anak ng Diyos, di ba? Sabi nga doon sa song, this is the day that the Lord has made. Di ba? Let us rejoice and be glad in it. Talagang, anuman ang kalagayan, alam natin, ang Diyos po natin ay gumagawa po araw-araw sa ating mga buhay. Amen po ba? Hindi lamang po Panglinggo ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. Basta maging aware lang tayo, maging conscious lang tayo na ang Diyos ay kasama natin, gumagawa siya sa ating mga buhay. Makikita natin yun na sa lahat ng sitwasyon natin, talagang nandun ang Diyos. Ang dami mong mga bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon. Yung ipinatotoo po kanina ni Ate Days ay talaga po, ako din po ay medyo hindi po rin nga akalain. member na rin po pala ako ng Pincha Team. Pincha Betis. Pero hindi ko po i-claim. Siguro, previous days end ng December, tapos ito mga sumunod ng mga ilang araw, siguro dahil doon sa kinakain. At yun yung mabigat, ano? Hindi mo nararamdaman. parang wala lang. Pero yun nga po, nung si Days, hindi ko alam, talagang ano siya, decided na decided, tara di, magpaano tayo, magpa-check tayo ng sugar. Yung concern niya nung una ay sa kanya. Pero yun nga yung ano, nag-cheer pa siya nung ako ay kinukunan ng in-strip na yung ano, inilagay ni stripper, tapos in-strip na yung daliri ko. Nag-cheer pa siya sa likod, si daddy, mababa yan, ganyan, nag-cheer eh. Pagtingin, pagulat din yung nag-check, 544 or 47. Tapos, si Ryan, tato, expert na yan. Tapos kinulit ulit, naging 522. Parang asukal lang na nagmamahal, ano? Parang sibuyas na tumataas ang presyo, parang gano'n. Pero alam niyo po, yun nga po, ang isang magandang bagay na nakita ko doon ay yung paalaala ng Panginoon na para makikita ka natin yung ating mga kalusugan, kung anong dapat gawin, hindi para mag-alala, hindi para matakot. May buhay na walang hanggan naman tayong lahat. Pero ang nais ng Panginoon yung ating buhay ay magamit para sa Kanyang kalukuran. Kumbaga, magamit natin ang ating buhay doon sa panahon na gusto ng Panginoon. Hindi natin maranasan yung untimely death dahil sa kawalan natin ng pag-iingat sa ating mga sarili. So, ngayon, yun po yung aking prayer na turuan ako ng Panginoon, bigyan ako ng Panginoon ng wisdom, paano po ito, anong gagawin ko dito. Kaya, isang wake-up call din yan. So, bigla, 500 agad. Pero yun nga po, mabuti ang Panginoon. Pinakalala sa akin yung aking kalagayan ng aking katawan. Okay, so ngayon din po ay panahon po na malamig, kaya so po marami po ay mayroong mga ubo, may mga lagnat, may mga sipon, at halos pamilya din po. Kaya talagang yun po ang kalagayan, hindi natin maiwasan ang karamdaman. Hanggang Pebrero na siguro itong lamig na ito. Kung malamig po dito, mas matindi po ang lamig sa Quezon. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat yun nga po, yung ubo at sipon ay dahil sa panahon lamang siya, hindi yung dahil doon sa COVID na dati ay talagang pagka may ubo na, natatakot na yung mga katabi dahil baka may COVID na agad. Yun po, ating po kapanatagan ay ang Panginoon po talaga ang nagpo-protect sa ating mga kalusugan. So patuloy lang po natin ipagtiwala sa Panginoon ang ating mga buhay at siya po ang gagawa sa ating buhay. Yeah. Para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay binigyan po natin ng pansin sa ating pag-aaral ang pag-ugnayan po doon sa ating sa serya na sinupulad po nitong early ng January
At ito nga po yung ating commitment sa Panginoon na bilang kanyang mga lingkod ay kung iba ay mayroong New Year's resolution with regards to sa kanilang health, sa kanilang beauty, may pa siguro yung ang dinidesire ng iba kapag New Year, yung kanilang health. Sabi nga ni Brother Orly, nag-encourage siya, mag-exercise na tayo, MWF. So meron kasi mga ganon, yung iba ang kanilang New Year's resolution ay to keep healthy. Yung iba naman, yung kanilang beauty, gusto nilang mapanatili o mahigit, madagdagan pa, kaya binugol ngayong taon na to. Ano kaya ang aking ibang papaano kay doktor, papa-enhance. Ano? Pero tayo po, bilang church, kung ano man yung inyong mga New Year's resolution, hayaan ko na po yan sa inyo. Mga individual na resolution ninyo ay okay lang po. Sa inyo na po yan. Pero as a church, ay nais ko po na magsama-sama po tayo na ang ating nga pong buhay ay talagang hayaan natin na lalo pa itong maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kaya as a church, let us goal for this year that we become a better disciple for the Lord. Okay po ba yun? Pagsama-samahan po natin na yun po yung ating desire sa Panginoon sapagkat yun po naman ang kalooban ng Panginoon sa atin na bawat isa sa atin hindi lamang basta maging mana ng palataya kundi ang kalooban ng Diyos that we become His disciples. Binigyan po natin ang pansin nung nakaraang pag-aaral natin ang may kaugnayan po sa bahagi na ito. Kaya ngayon po, yun po yung ating bibigyan ng pansin. So, becoming a disciple is a process. At ang pinag-aralan po natin yung unang process ng discipleship o yung disciple making. At ang unang process ay yung process of giving up. At nakita po natin yan sa buhay ni Pedro, kasama din po yung kanyang dalawang kasamang alagad na tinawag ng Panginoon. Yung mga unang mga disciples ng Panginoon. Kaya balikan natin yung Luke chapter 5 verse 11, nakita natin doon na nung tinawag sila ng Panginoon, hindi naging mahirap sa kanila na sumunod sa Panginoon. Hindi naging mahirap sa kanila na iwanan ang lahat para sa Panginoon. Sabi nga sa 5:11 ng Luke, nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. At ganoon din sa NIV, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. They were able to do it. Bakit po? Kasi po, nagkaroon sila ng matatag na desisyon na sumunod sa Panginoon sapagkat doon sa verse 10 ay sinabi ng Panginoon kay Pedro, specifically, sabi, "Do not fear, for I will make you fishers of men." So nung sinabi ng Panginoon kay Pedro yung kanyang purpose, yun po yung nakita natin na nagbigay ng confidence kay Peter para sumunod ng lubusan sa Panginoon. Bakit? Kasi merong ipinapagawa sa kanya ang Panginoon at yun yung kanyang gustong gawin. At yun po yung ating binigyan ng pansin sa unang bahagi ng ating pong process of disciple making. Ito po yung process of unlearning to learn. Binigyan po natin ng pansin yun. Ang disciple making ay isang proseso na kung saan you have to give up. Ano yung i-give up mo? Yung sarili mo para makasunod ka ng lubusan sa Panginoon. Ito po yung process na kung saan ay kailangan mong isuko ang buhay mo sa Panginoon upang ang pagsunod mo sa Panginoon, ang Panginoon naman sa iyong pagsunod ay ibigay naman sa iyo yung pangangailangan mo. I-train po, sanayin ka ng Panginoon sa iyong pagsunod sa Kanya. Kaya ngayon po, bibigyan natin ng pansin yung pangalawang process of disciple making. At ito pong process na ito ay tinatawag naman po na the process of taking in. So yung una, process of giving out or giving up. Second is the process of taking in.
Ito po yung sitwasyon na kung saan itong proseso na ito dahil na at parang sa number one, yung process of giving up, process of emptying yourself. Kailangan i-empty mo yung sarili mo. Ngayon kung empty na yung sarili mo, ang Panginoon naman pupunuan ka niya. So, it is about learning the things that you want, you don't want to do. So, yan po, sa ayaw at sa gusto natin, yan po ang discipleship. Kasi ang ituturo ng Panginoon sa atin, yung mga bagay na ayaw natin. So, you have to unlearn to learn. You have to empty yourself to be filled with the things that God wants to fill you in. So, yan po yung second process. So, after giving up everything, you are now ready to take in everything. Pwede din po natin itong tawagin na plugging in or ito na po yung equipping process. So, dito, makikita po natin, sinabi ng Panginoon sa mga alagad, I will make you fishers of men. So, sinabi ng Panginoon, I will make you. So, meron siyang nais na gawin sa mga alagad, and it is up to them if they want to follow. Nasa sa kanila yun kung gusto nila na mangyari yung kalooban na ito ng Diyos na mabuti sa kanila kung sila ay papaloob o hindi, kung susunod o hindi. Pero nakita natin na sila, Peter, sumunod po sila. Sabi, itinabi nila yung kanilang bangka, iniwanan ang lahat at sumunod sa Panginoon. So from untrained, nag-start sila mula sa wala, wala silang kakayanan, wala silang kaalaman, pero sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. So nandito po tayo doon sa second stage ng process. At ito po yung process of taking in from being untrained to being trained. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin ng mga, kanyang mga disciples. Ang mga alagad ay sinasanay ng Panginoon para gamitin niya ng mga pangyarihan. Mahirap naman po na isusugo tayo ng Panginoon na di tayo handa, na wala tayong alam, wala tayong kakayahan. Tama po ba? Pero ang pagsunod sa Panginoon, ang una is emptying of yourself. At yung pagsasaalagad ay mangyayari, yun ang simula. Emptying of yourself, then the second process is the process of taking in. At dito po, sa bahagi nito ng ating pag-aaral, ay tutunghayan po natin ang aklat po ng Juan chapter 15. Sapagkat ito nga po yung process of plugging in or yung tinatawag na taking in. Di ba katulad po ng plug ng kuryente para magkaroon ng power source o magkaroon ng power, kailangan mag-plug in ka sa source. So, ganun din po ang kalagayan natin bilang mga alagad ng Panginoon. We have to take in, we have to plug in to the source of life, to the source of power. Upang tayo bilang mga alagad ay makita sa atin yung buhay na nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. We have to plug in to the Lord. Kaya kung kayo po ay nandyan sa inyong Bible, hilingin ko po kayo na makipagbukas, John chapter 15. Ang babasahin po natin ay yung verses 4 hanggang 8. Sige po, kung kayo po ay mayroong Biblia, please look up sa John chapter 15. Ang babasahin po natin ay verses 4 hanggang 8. At aanyayahan ko rin muli kayo na magsitayo habang binabasa po natin itong bahagi ng banal na kasulatan. Andiyan na po kayo? Sing amen po para malaman po kung para sabay-sabay po natin basahin. Okay, kung ready na po kayo, ay simulan po natin. Sabi sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo.
hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Kayo din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. O kayo ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang kayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo mga salita ko, higit ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. And verse 8, napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Tayo po'y muli tumulog sa Panginoon sa prayer. Salamat po muli, O Diyos, sa pagkakataong ito that you will speak to us, O God. Kami ng mga lingkod mo, Panginoon, na tinawag mo sa iyong kaharian at inihahanda mo sa patuloy na pamumunga ng sagana at patuloy na paglilingkod. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat tunay nga na hinango mo kami mula doon sa buhay na hindi ka lugod-lugod. At ngayon ay dinala mo kami sa iyong kaharian. Tinawag mo, Panginoon, upang paghayag ng mga kagilang-gilangas na gawa mo. Ngunit hindi po namin ito magagawa, O Diyos, maliban ang aming mga buhay ay aming lubusang isalig sa iyo. Ikaw na tunay na source ng kalakasan at ng buhay at ng kapangyarihan. Kaya patuloy, O Diyos, na kinukumit po namin sa iyo, Ama, lalo na po sa amin po ngayon na ngayong 2023, make us a better disciple na nais mong gamitin ng lubos sa iyong kubasan, O Diyos. Bawat isa sa amin, hindi lamang ang iilan ko din, bawat isa sa amin, O God, gamitin mo po kami, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita ay patuloy na mag-usap at turuan mo kami, Panginoon, kung ano po ang nararapat namin gawin bilang iyong mga alagad na tinawag mo upang maghayag ng iyong kaluwalhatian. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan, lahat po ng ito, O God, ay amin pong itinataas tangit sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tagapagligtas. Amen. Makakabuna po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ito pong John chapter 15 verses 4 hanggang 8 natin binibigyan ng pansin ay ito po yung bahagi ng banal na kasulatan na makikita po natin na nagdi-describe, nagpapahayag ng kahalagaan ng pagkakaroon ng kaugnayan. At ang ginamit po ng Panginoon na larawan dito ay yung sanga na nakaugnay sa puno. Actually, ang sa ibang salin po kasi nga po ang Israel ay kilala po sa kanilang pagkakaroon ng mga prutas na grapes. Kaya ito po ay hindi ito yung ordinaryong puno na katulad ng alam natin ngayon, pero mas madali kasi gamitin ng puno at sanga. Pero actually ito ay branch at saka yung vine, yung alam natin ang mga vine ano, yung mga gapang na mga halaman. Sabi po sa John chapter 15, kung gusto basahin sa NIV, sabi, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, dito natin makikita yung analogy, yung pagkukumpara ng Panginoon sa atin na may kaugnayan sa Kanya at sa sanga na nakaugnay sa puno. At ang sabi nga niya kung paano ang isang sanga ay na nakahiwalay sa puno ay hindi magbubunga, ganun din naman, sabi niya sa verse 5, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. So makikita natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng
kaugnayan sa Panginoon. At hindi lang basta kaugnayan, kundi yung pananatili. Kaya ilang, dito po sa dalawang verse na ito, sa NIV, kung mapapansin nyo po, ilang beses binanggit yung salitang remain. Remain in me and I will remain in you. Then sa verse 4 pa din, tatlong beses sa verse 4. Neither can you bear fruit unless you remain in me. At dito po sa 4 verses, chapter 15 verses 4 hanggang 8, 5 verses I mean, makikita natin na paulit-ulit, halos parang 8 times na binanggit yung pananatili. So, sa Biblia po, kapag binanggit po ng paulit-ulit ang isang salita, ibig sabihin, napakahalaga nito. At alam naman talaga natin kung gaano kahalaga yung pananatili. At dito, ito po yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng abiding o yung pananatili? Paano ba tayo mananatili sa Panginoon at paano tayo makakapanatili sa Kanya? Now, yung sabi ng Panginoon na manatili kayo sa akin, paano ba tayo makakapanatili sa Panginoon? Ang simpleng kalagayan po nito na tayo ay nananatili sa Panginoon, kapag wala tayong ibang Diyos na tinitignan, pinagtitiwalaan, kundi ang Diyos lamang. Ibig sabihin, exclusive ang ating paningin, nakatuon lamang sa Panginoon at wala nang iba. Kahit na maraming nag-aangkin na sila ay yung Diyos na tinuturo nila, ay Diyos na nagpapagaling, makapangyarihan. Pero dahil kilala natin ang tunay na Diyos, dapat doon lang tayo nakatingin sa ating Panginoon. Hindi yung patulad ng ibang mga mananampalataya na pag sinabi, ay, ang Diyos na ito nagpapagaling, idadagdag niya yung sa kanyang koleksyon ng mga Diyos. Kaya marami silang mga Diyos. Pero tayo, exclusive. Sa Panginoon lang talaga dapat nakatuon ang ating paningin. At hindi lamang sa Panginoon, kundi doon sa kanyang ginawa sa atin, doon sa krus. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, yun yung mahalaga na tinatayuan natin lahat, yung ginawa ng Panginoon para sa atin doon sa krus. Yun yung pangunahin na aral na dapat tinatayuan natin lahat. Kaya nga po, kung natatandaan ninyo si Apostle Paul, ang sabi niya, kung meron naman siyang bagay na hindi kinakalimutan, yun yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yung cross. Bakit? Kasi nga po, kung gusto natin na manatili sa Panginoon, dapat huwag mawawalay sa ating isipan yung katotohanan na dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinugo niya ang kanyang buntong na anak para mamatay para sa ating mga kasalanan, hindi para sa kanyang kasalanan. At dahil sa ginawa niya, yun yung dapat na resulta ng ating ipinaglilingkod na buhay dahil doon sa ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kung meron man tayong dahilan kung bakit tayo sumunod sa Panginoon, yun ay dahil iniligtas tayo ng Panginoon unang-una. Hindi dahil pinagaling ka ng Panginoon. Bonus na lang yan, ang talagang pangunahing dahilan kung bakit natin iniaalay ang ating buhay sapagkat dapat ay napahamak na tayo pero hinango tayo ng Diyos mula doon sa tiyak na napahamakan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? At yun yung pinananatilihan natin. Hindi natin tatalikuran yung katotohanan na kahit na marami pa magaganda mga bagong aral at hindi mga mamamanghaka sa kanilang aral, sa kanila na lang yun. Dahil alam natin ang katotohanan ng aral ng Panginoon na dahil sa kanyang ginawa doon sa krus, yun ang merong kapatawaran sa ating kasalanan at merong kaligtasan sa ating mga napapahamak. Amen po ba? So yun po yung dapat nating panatilihan. Kaya yun lamang nakakonek sa Panginoon sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, yun lamang po ang tiyak na mabubunga. Yung katotohanan, kapag ito yung katotohanan na naging simula ng inyong buhay pananampalataya, ito yung sinasabi ng Panginoon na yun lamang ang merong tiyak na bunga. Kasi alam naman natin, maraming naglilingkod para sa Panginoon, pero hindi nila alam ang Ebanghelyo. Hindi nila alam yung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya ang ginagawa nila ang paglilingkod, hindi bilang alagad, kundi yung gusto nilang gawin para sa Panginoon, hindi yung ipinagagawa ng Panginoon bilang alagad.
Nasusundan niyo po ba? Kaya sabi ng Panginoon, remain in me. Kaya dapat maging maliwanag sa atin, ano ba yung pananatilihan ko? Ang pananatilihan natin ay yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Huwag tayong maalis doon sa katotohanan na yun. Dahil sa biyaya ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos, kaya tayong lahat ngayon ay naligtas. At mayroong buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Amen po ba? So yun po yung mahalagang katotohanan na dapat natin panatilihan. Kaya ang sabi ng Panginoon, no branch can bear fruit by itself. Kailangan ang isang ugar, ay ang isang sanga ay dapat nakakonect doon sa vine. At dito ay ang ating Panginoon ang tinutukoy na vine. So, sabi ng Panginoon, if a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. So, ito'y magandang katotohanan. Kapag tayo, tama ang connection natin sa Panginoon because of the cross of Jesus, because of what He did on the cross, yun ang yung naging connection natin sa Panginoon by faith, sigurado magbubunga po tayo. At yung bunga na yun, yun yung bunga na nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Kasi hiwalay po doon sa katotohanan na yun, yung mga bunga na yun ay hindi magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Ang pagbibigay lamang ng karangalan sa Diyos ay yung may tamang koneksyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus. Amen po ba? Kaya yun po yung sinasabi dito ng Panginoon na hindi kayo magbubunga kung kayo ay hiwalay sa akin. Kaya napakahalaga po na makita talaga natin yung katotohanan, yung tinatawag na necessity of being connected to the Lord. Or kaya nga ang part na ito ay makikita natin na hinahanap ng Panginoon sa atin yung pananatili. So, bibigyan po natin ng pansin sa ating pag-aaral yung ating pong pagiging paksa na yun is yung the necessity of abiding in Christ. Kasi sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin upang kayo ay magbunga. Now, ano po ba ang mga katahilanan? Bakit po tayo kailangan manatili sa ating Panginoon? Ang una pong dahilan ay continued fruitfulness or yung pagiging productive. Continued fruitfulness depends on our constant union. So again, yung abiding, yung pananatili. Habang nakakonect tayo, ang isang sanga na nakakonect sa puno, habang yan ay nakakonect, dumadalo yung buhay, dumadalo yung sustansya, and definitely, yan ay magbubunga sa kapanamunan. So ganun din, ang isang mananampalataya, ang isang alagad na nananatili sa Panginoon, maaasahan yung masaganang bunga sa kanyang buhay. Kaya continued fruitfulness depends on our constant union with the source of fruitfulness, none other than our Lord Jesus Christ. Kaya dahil nakaugnay tayo sa ating Panginoon na siyang susi ng lahat ng pagpapala, lahat na nakaugnay na saka ay dadaluyan ng buhay, dadaluyan ng pagpapala mula sa source ng buhay at ng pagpapala. Amen po ba? Ang susi lang ay kailangan ang saka na nanatili sa Panginoon. So, dito po, yung verse 4, makikita natin na pinapahayag sa atin yung ating effectiveness as a believer ay nakadepende doon sa ating pananatili sa Panginoon. Kaya hindi po pwede dito bilang isang mananampalataya na ang buhay mo ay pawindang-windang or yung on and off, hindi. Kailangan talaga yung consistency, yung pananatili sa Panginoon sapagkat yun yung magiging panukat ng ating effectiveness sa kaharian ng Panginoon. Now, yung verse 5, kung titingnan naman natin, sabi dito nilinaw, ang fruit bearing ay hindi lamang possible, kundi tinitiyak talaga na tayo ay magbubunga dahil tayo'y nananatili sa Panginoon. Kasi siya ang nagbibigay ng bunga. Kaya kapag ikaw ay nakadikit sa nagbibigay ng bunga, naka-attach ka sa nagbibigay ng bunga, definitely,
pagbibigay, pagpupuma ka. Yun ang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. So maliwanag po, dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan, everything that we receive from God can only come to us exclusively sa pamamagitan po ng ating paugnayan sa ating Panginoon. Yung mga pagpapalang dumarating sa atin mula sa Ama, ito po yung pinaparana sa atin ng Diyos dahil sa ating pagkakaroon ng paugnayan sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon, remain in me. And anyone who remains in me will bear much fruit. At yung pananatili sa Panginoon, tandaan niyo po, yung ating kaugnayan sa Panginoon, itong kaugnayan na ito ay nangyari dahil nga po doon sa cross. Kaya sabi po ng Colossians chapter 1 verse 20, at inipit niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkapatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. So, dahil doon sa krus, dahil doon sa ating pananampalataya sa Panginoon, lahat ng mga pagpapala ay dumadaloy sa atin because of the Lord Jesus Christ. Lahat ng ginawa ng Panginoon, yung nararanasan natin bilang mga anak ng Diyos, yung ipinamaranas ng Diyos ng mga biyaya at pagpapala, all of it, result ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Kung anong ginawa ng Panginoon doon sa krus. Kaya, tandaan po natin, yung pananatili sa Panginoon, ang tinutukoy sa atin dito, dapat yung object ng ating faith ay huwag nating aalisin sa Panginoon. Talagang siya lamang ang ating kikilalanin, siya lamang ang ating paglilingkuran, kasi yun naman yung gospel. Kumbaga, hindi natin pwedeng ihiwalay si Jesus sa cross. Nang gusto lang natin, pag si Jesus, ano ba ang kalagayan ng ibang mananampalataya? Pag sinabing Jesus, yung mga hindi pa malalim sa pananampalataya, lalo na yung hindi pa nabubuksan ang kanilang kaisipan sa gospel, ang naisip lang nila sa Diyos ay higian. Kaya nga, pagka may problema, kapag mayroong karamdaman, pero pag sinabing Lord, pag sinabing Panginoon, hindi sinusunod ang Panginoon. Pero pag may kailangan, lalapit sa Diyos. Talagang ibibigay ang lahat. Yung iba, nabipinitensya pa. Bakit? Kasi nga, merong kailangan. Pero pagkatapos na ng pangangailangan, yung pagsunod na hinahanap ng Panginoon, hindi maibigay. So, yun po yung problema. Ang nakikita ng iba sa Panginoon ay parang ATM. Withdraw a less. Parang medicine cabinet, pag may sakit, kuha ng gamot, inom, tas wala na. Hindi ganyan ang uri ng relationship na nais ng Diyos sa kanyang alagad. Ang nais ng Panginoon na alagad ay yung siya talaga ang sinusunod. Siya ang inuunan. Kaya nga kailangan empty mo ang iyong sarili para pakasunod ka talaga sa ating Panginoon. Andyan po ba kayo? Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin si Jesus at ang cross. Kasi ang cross, alam natin na hindi pagka inisip natin yung cross, ang cross, ang ibig sabihin po nito ay hindi po ito yung kasiyahan. Alam natin na ang cross, it pertains sacrifices. Kaya kung ikaw ay sa Panginoon, dapat handa ka. Hindi lang ang Kristiyano ay masayang tunay, pero pagdating na, ganun pala, puro problema pala. Kung kailan ako nanampalataya sa Panginoon, tsaka pa, ganito yung mga nangyayari sa akin, ayoko na nga dyan sa pananampalataya. Hindi, dapat handa ka. Bakit? Kasi yun ang pagsunod sa Panginoon, hindi lang yan doon sa maayos na kalagayan, kundi dapat handa ka na dumanas ng mga bagay na kailangan mong danasin para lumago ka sa iyong pananampalataya. So ito yung process of taking in. Kaya sabi ng Panginoon, or without me, wala kayong magagawa. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So nililinaw talaga ng Panginoon na ang ating buhay,
hiwalay sa Kanya, hiwalay sa ugat ng buhay, hiwalay sa kalakasan, nagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng kalaguan, ang ating buhay talagang wala. At tingnan niyo po yung verse 6. Dito po sa verse 6, ito po ay nagbibigay sa atin ng pabala or warning ng hindi pananatili. Kaya binibigay talaga sa atin ng pansin ng Panginoon yung necessity of abiding in Him. Kasi dito sa verse 6, pinapakita sa atin ang pabala, ang epekto, ang resulta ng hindi nananatili sa Panginoon. Sabi ng verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. At ano pa po ang sabi? Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. O tingnan niyo po, ang hindi nananatili, ito yung epekto. Sabi, ano daw po? Itatapon. Matutuyo. Kung titingnan po natin ang larawan ng yung salitang matutuyo, ganyan po ang larawan ng mga mananampalataya na ang kanilang buhay ay hiwalay sa Diyos. Kumbaga pag tinignan mo yung kanilang buhay, parang tuyo. Alam naman natin yung tuyo, parang walang-wala, hirap na hirap. Walang saya, walang sigla, walang buhay. Hindi nila makita yung saysay ng buhay. Hindi nila makita yung purpose kung bakit sila naririto sa mundong ito. Parang ang nangyayari sa kanilang buhay ay parang walang excitement sa kanila ang buhay. So yan po ang kalagayan ng mga tao na hiwalay sa Panginoon. Ang sabi, sila'y itatapon, sila'y matutuyo, at ano pang sabi? Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Yun ay nakakalungkot eh. Kumbaga yung final destiny ng mga nakahiwalay sa Panginoon. Alam naman natin yung kalagayan ng susunugin. Buti sana kung ang pagsunog ay yung pito lang, yung katawan lang. Eh kaso, pagdating doon sa ang susunugin talaga dito ay yung eternal, ang tinutukoy dito yung eternal punishment sa impyerno. Yan yung epekto ng nakahiwalay sa Panginoon. Kaya napakahalaga na maunawaan natin yung necessity na talagang tayo'y nananatili sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yung constant fruitfulness o yung production, yung pagiging productive ng ating buhay, nakadepende sa ating paugnayan sa Panginoon. Another reason po kung bakit kailangan po nating manatili sa ating Panginoong Jesus. A faithful disciple, kapag ikaw ay nananatili sa Panginoon, nalalaman na ikaw ay faithful disciple. At hindi lamang faithful na disciple ka, nakikilala din na ikaw ay faithful din sa aral ng Panginoon. Kasi ang Panginoon at ang kanyang salita, iisa yon. Kaya kapag ka tayo, sinabi natin tayo ay sa Panginoon, hindi natin pwedeng ihiwalay din ang teaching ng Panginoon. Kung sa number one, yung fruitfulness, hindi natin pwedeng ihiwalay yung cross kay Jesus, talagang magsusunod tayo, kailangan natin matutong magtiis, hubugin tayo ng Panginoon, para lalo maging fruitful, kailangan nakakapit tayo sa Panginoon lagi. Dito sa pangalawa, nakikilala naman tayo sa pananatili sa Panginoon na tayo talagang kanyang mga alagad. At hindi lang tayo tinatawag na mga alagad ng Panginoon, kundi nakikilala talaga tayo na tayo sa Panginoon kasi ang aral ng Panginoon ang ating ipinamumuhay. Sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po dito, kung nananatili kayo, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Verse 8, naparalangala ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad po kayo. So, pansinin niyo po, ang faithfulness ay kailangan para mapatunayan na tayo'y mga alagad ng Panginoon. Kailangan ng pananatili para masabing talagang tayo ay nasa Panginoon. Kaya sabihin, bilang anak ng Diyos, hindi po pwede na ang buhay natin ay pagano'n-ganon. Hindi tayo matatawag talaga ng mga anak ng Diyos kapag gano'n. Pag Sunday, nasa gawain ng Diyos. Pag Monday hanggang Saturday, ay nasa mundo.
So hindi tayo matatawag na alagad ng Panginoon kasi dalawang mundo ang kinikilusan natin. Dapat isang mundo lang ang ating kinabibilangan at yun ay yung pagiging alagad ng ating Panginoon. Amen po ba? So ang pagkakakilala ng mga alagad ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang salita. To be faithful to the Lord is to be faithful to His Word. Kaya kung sinasabi natin tayo ay sa Panginoon, dapat ang salita din niya ay nasa ating buhay din. Sabi nga po ng John chapter 8 verse 31, ito ay sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo. Sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. So, ang pagkakakilanlan ng mga alagad ay hindi lamang pagdideclare that Jesus is our Lord. Kung hindi pagdideclare na ang aral ng Panginoon, buhay ko. Kasi madaling i-declare, Jesus is our Lord. Madaling i-declare yon. Ako isang Panginoon. Pag pinataas kayo ng kamay, sino tumatanggap sa Panginoon? Madaling magtaas. Pero sino susunod sa Panginoon? That's another story. Kasi mas madaling ang daming nagtaas ng kamay, pero nasa na yung mga nagtaas ng kamay? Nagtaas lang, pero hindi nagsusunod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang tunay na alagad ng Panginoon, hindi lamang yan sinasabi niya sa Panginoon ako. Kundi, sinasabi niya, sinusunod ko ang aking Panginoon. Kaya alam ko ang kanyang aral. Amen po ba? E anong ginagawa ng diablo ngayon? Inaalis ang salita ng Panginoon sa mga tao, sa mga mananampalataya. Ayaw nang pagbasahin ng Biblia ng diablo ang mga mananampalataya. Kaya gagawa ng maraming mga kaparaanan, kaabalahan, para ang mga tao ay huwag magbasa ng Biblia. Mas madaling mag-browse sa Facebook, sa YouTube. Pero pag sa Biblia ay parang pagbukas, sarado na agad. Balik na uli sa Facebook at saka sa YouTube. O kung ano mang pinagkakapala. Mas madaling mahirati ang mga tao sa mga bagay ng mundo. Pero kapag ka tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat alam natin ang lugar ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen mo ba? Kasi dyan tayo makikilala bilang kanyang mga alagad. Kaya katulad po ng ating binigyan ng pansin yung kaila Pedro, di ba sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, ihulog mo, umalawag kayo at ihulog ninyo ang inyong mga lambat. Ano sabi ni Pedro? Magdamag kami ng huli, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo. Kumbaga, mahalaga kay Pedro yung sinabi ng Panginoon. Kahit alam niya na ang Panginoon ay hindi mangingisda at isang karpintero lamang. Pero dahil nakita niya na ang Panginoon ay kanyang guro, kanyang Panginoon, kaya nung sinabi ng Panginoon, umalawag kayo at ihulog ninyo mga lambat. Ano sabi ni Pedro? Dahil sinabi mo. So, meron siyang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Dapat ganyan tayo, mga anak ng Diyos, bilang mga alagad ng Panginoon. Meron tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen po ba? Meron pong isang story, isang babae po ay nahanap niya yung kanyang sukulay. Hindi niya malaman kung saan niya nailagay. At isang araw, sa pagbubuklat niya ng kanyang Bible, nakita niya na po, nandun lang pala. Nakaipit ko sa kanyang Bible. Eh, yung sulay na yon, paborito niya. Gusto niya. Pero alam niyo, matagal niya na pong hinahanap yung kanyang sukulay, 3 months na. Kaya ibig sabihin, nung makita niya yung kanyang sukulay, 3 months na siya hindi nagbabasa ng Biblia. Sabi niya, ang dito lang pala. Minsan ganun, ano? Dahil parang hindi pa sinasadya, may hinahanap lang, ginamit na pang bookmark yung paboritong sukulay, napabuksan tuloy ang Biblia. E paano kung hindi na nga, hindi niya paborito yun? Baka hindi niya na mabuksan yung kanyang Bible. Pero minsan ganyan po tayo, mga kapatid, na sinasabi natin na tayo ay mahalaga sa atin na salita ng Diyos, pero
Minsan, ang salita ng Diyos, hindi talaga natin nabibigyan ng mahalagang pansin sa ating mga buhay. Pero bilang mga anak ng Diyos, hindi. We should be lovers of God's Word. Amen po ba? Yan po yung binigyan natin ng pansin doon sa keeping up. Sila Pedro, yun po yung isang katangian ng isang sumusunod sa Panginoon. Lovers of God's Word. So, dito po sa plugging in, yun po yung kung tayo gusto natin manatili sa Panginoon, we are abiding in Christ if we are abiding in His words. Kung ang kanyang salita ay ating pinanatilihan, tayo ay tunay na nag-aabay sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, it is more than wearing biblical verses sa ating mga t-shirts na nakasulat dyan, ang daming mga verses. O kaya naman, it is more than pag-share ng ating mga biblical verses sa mga social media. Wala po masama dyan. At it is more than doon sa yung ating pong mga pagkukot ng maraming mga verses. Pero hindi naman nakikita sa ating buhay. Walang saysay yun. Dapat ang aral ng Panginoon nakikita sa ating buhay. Dapat ang aral ng Panginoon ipinapabuhay natin. Amen po ba? Yun po talaga ang pagkakakilalan sa mga alagad ng Diyos. Yun po ang dahilan po bakit pag sinabi born again, alam niyo po, yung mga nakakakilala sa atin, sila mismo ang nagko-confirm. Ay, oo, mga born again, hindi yan ganyan. Kasi alam na nila yung buhay natin. Alam na nila kung saan tayo tumatayo. Amen po ba? At maganda yun. Patotoo yun. Ang mahirap nito ay, born again yan? Kala ko, born again. Di ba naging question natin bigla yung, pero yung iba, yung talagang alam nila, kasi nakikita ka na yun ang tinatayuan mo. Ay, oo, mga born again, ganyan. Bisan sila pa yung nagde-depensa para sa atin. Kasi alam nila, ay, wag, hindi umiinom yung mga born again, di ba, mga ganyan? Ay, hindi nagsusugal yung mga born again, sila magdidepensa. Pero nakita ka na, ano, alam mo, born again, tapos nakita umiinom. Ay, born again pala yan. O, kasi, yung buhay, yung aral ng Panginoon, ay hindi nasusunod. Now, dito yung pumapasok, yung sa pagsasaalagad. Hindi naman po instant. Kaya nga kailangan i-empty mo ang iyong buhay hanggang pag-take in yung aral ng Panginoon. Kailangan, tandaan niyo po, hindi po tayo lumalakad sa Panginoon para maging banal. Para bang, gagawin ko to para kayo maging banal. Hindi. Binanal na tayo ng Diyos. Nilagay na tayo sa kanyang karihan. Banal na tayo. Nilalakaran na natin yung kabanalan. Amen po ba? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia para maging banal. Hindi tayo umaten ng church para maging banal. Binanal na tayong lahat ng Diyos. Dahil kay Kristo, yung katuwiran ng Panginoon nasa atin na. Ngayon, dahil binanal na tayo, meron tayong mga dati mga practices, mga habits na hindi gawain ng mga binanal. So you have to empty yourself of those things, mga habits na hindi na nakakalugod sa Panginoon, so that you will take in the things na ginagawa ng mga godly people. Amen po ba? So yun po yung kahalagahan ng pananatili sa ating Panginoon. At kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, ang maganda po dito, mga kapatid, yung patotoo ng ating buhay, dahil tayo nakaugnay sa Panginoon, yung buhay ng isang Kristiyano, yung kanta natin na, di ba meron tayong kanta, kahit may problema at wala kang pera, di ba lagi masaya, ganyan na ang buhay kung nakay. Diba? Yun yung patotoo natin na kapag dahil tayo nakaugnay sa Panginoon, nasabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Panginoon, ito'y buhay at mabisa. Kaya kapag tayo ay ang salita ng Panginoon nasa atin, ano nangyayari? Yung power ng salita ng Panginoon, binabago tayo. Yung power ng Panginoon, yun yung nagka-transform sa atin. Kaya ano nangyayari? Nakikita sa atin yung sigla, nakikita yung saya ng pagiging isang buhay ng alagad. Nakikita sa atin yung buhay na ganap
na pinangako ng Panginoon sa atin. Yan ang dahilan. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, sabi, the word of God is living. Kaya kapag ka tinanggap natin si Kristo at nanatili tayo kay Kristo, yung salita niya, ito po ay written word. Di ba? Alam natin, ito ay written word. Ngayon, kapag yan ay isinabuhay na natin, nagiging living word yan, nagiging buhay. At kapag ka nagiging buhay ang salita ng Panginoon sa atin, nararanasan natin yung katotohanan nito sa atin, kaya ano nangyayari? Nagiging masigla, nagiging yung buhay talaga natin, nagiging active. Kaya yung buhay Kristiyano, hindi Kristiyano lulugulugo. Bakit? Kasi totoo ang Diyos. At yan ay napapatunayan natin dahil sa kanyang salita. God is really true. Hindi lang siya Diyos na hindi natin nakikita na makapangyarihan, kundi tapat siya sa kanyang mga pangako at yun ang pinangahawakan natin. Na kapag ka pinangahawakan natin ang salita ng Panginoon, alam natin na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kaya yun po yung ating patutuo bilang mga Kristiyano. Mayroong bunga ng bilang isang Kristiyano na nakaugnay sa Panginoon, napapatunayan na tayo'y mga alagad ng Panginoon. Pangatlo po na kahalagahan kung bakit tayo kailangan nakaugnay sa ating Panginoon. Abiding to the Lord and His Word assures us of answers to prayers. So, makikita natin hindi lang pananatili sa salita ng Panginoon kung hindi pag-angkin ng mga salita ng Panginoon sa panalangin. Kaya napakahalaga din para sa isang alagad yung ating connectedness to the Lord nangyayari when we commune with God through prayer. Hindi lang sa word. Kumbaga, ang salita ng Panginoon para maging kumbaga alam natin tumutugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Paano nangyayari yun? Sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga sabi ng verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, marami po sa atin, lalo na yung mga faithful na mga mananalangin, lalo na po yung mga talagang nandoon yung paglilingkod sa Panginoon ng tapat, lagi natin naririnig yung mga pagtuon ng answered prayers. Bakit po? Kasi nga, ang mga nananatili sa Panginoon, kapag ka dumaing, kapag ka nanalangin sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon, ipagkakaloob niya yung ating mga pangailangan. Kaya hindi mo nakakapagtaka na naririnig natin yung mga patutuon ng ating mga kapatid. Kayo mismo, may mga patutuon kayo na ito ang ginawa ng Panginoon. So, merong patutuon ng pagkilos ng Diyos para sa mga nananatili sa Kanya. Kaya, yung pagiging pananatili sa Panginoon ay garantya ng katugunan sa ating mga pananangin. Sapagkat ang Panginoon ay dumutugon ayon doon sa kanyang mga salita. Ano po sabi ng Psalms 37 verse 4? Sabi, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So isang alagad na ang kanyang ginagawa ay ang ayon sa kalooban ng Diyos, ang kasiyahan niya ay ganapin ang kalooban ng Diyos, papapansin niyo po, yung mga pangangailangan ng isang alagad, nasabi dito sa Tagalog, hanapin, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Bakit ang mga nananatili sa Panginoon ay nakatitiyak ng answered prayer? Kasi kapag ikaw ay ang kasiyahan mo na ang Panginoon, yung mga ginagawa mo na ay alam mo kung ano yung nakasisiya sa Panginoon na dintip. Ang mga bagay na ginagawa mo, yung mga bagay na ayaw na sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga, lumalakad tayo sa liwanag, kaya lahat ng mga nakikita natin ng mabubuting bagay habang tayo lumalakad sa liwanag, yun lang din ang hinihingi natin sa Panginoon na makakabuti sa atin. Pero kapag tayo wala sa liwanag, ang dami natin mga gustong mangyari, hindi natin makita kasi nasa kadiliman tayo. Pero as you walk in the light, pinapakita ng Panginoon ano ba yung mga kailangan mo sa buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa ministry, lahat ng yan, hinihingi mo doon sa Diyos na tumawag sa iyo sa kanyang kaharian.
na alam mo na siyang nagbibigay na yung mga pangarap. Kasi nasisihan ka na sa kalooban ng Panginoon eh. Pero kung ito ang kalooban ng Panginoon, tapos nandito ka, tapos gusto mo mangyari ang kalooban ng Panginoon, pero lumalakad ka naman sa mundo, sa gawa ng mundo, ano mangyayari? Hindi ka makakatiyak ng answered prayer kasi hindi tutungo ng Panginoon sa mga bagay na hindi ikalulugod ng Panginoon. Pero kapag tayo lumalakad sa kagwiran ng Panginoon, sabi, delight yourself in the Lord and He will give you. So ang susi, manatili, masihan tayo sa presensya ng Panginoon at ipapakita ng Panginoon yung mga kailangan natin at hihigiin natin yun. Kasi siya din naman ang nagtuturo sa atin, di ba? The Holy Spirit will teach us what to pray. So habang nasa kalooban tayo ng Panginoon, the Holy Spirit will reveal to us ano ba talagang kailangan ipanalangin. So yung mga bagay na mahalaga, hinihingi mo sa Panginoon na dahil ang Diyos ang tunay na nagbibigay na makabubuti sa atin. James chapter 3 verse 17, lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos sa ating Ama. Kaya hinihingi natin yung ating mga kailangan ayon na sa kalooban ng Panginoon and we are assured of answers to our prayers. Kasi nandun na tayo sa liwanag, nakikita natin yung mga bagay na talagang kailangan natin. Hindi ka naman hihingihan mo na sa kalooban ka ng Panginoon, hihingihin mo ay hindi makapagbigay ng kalugulan sa Panginoon. Definitely, hindi. Diba? Kaya habang lumiliwanag yung ating pag-unawa sa kalooban ng Diyos, natututunan natin ang tamang pananalangin sa Diyos. Matatandaan ko po, si Brother Doming, nung nagsisimula pa po tayo mag-alaw, yung sa Karaasa, no, sa Concepcion, dahil wala pa nga po church building, nagmamalaki pa siya yung pastor. Di ba? Natatandaan niyo po yun, ano? Sweepstakes pa yun? Para sweepstakes pa yata eh. Sabi niya, pastor, bumili daw siya. Pinanalangin niya na saan niya tumama siya para makapagpatayo na ng church building. So ang tanong, tamang panalangin po ba yun? Pag nasa kalooban ka ng Diyos, hindi mo itidepende yung mga bagay na yun sa Panginoon. Hindi yun yung tutugunin ng Panginoon. Maaaring yung iba, sabi nila, nag-pray ako, tumaya ako sa loto, nanalo. Hindi ang Panginoon ang tumaya ako dahil hindi niya lalabagin ang kanyang kalooban sa isang maling kaparaanan. Amen po ba? Pero kapag ka tayo lumalakad na sa kalooban ng Panginoon, tama na lagi ang prayer natin. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun ang hihingi natin mangyari. May asawa na ako. Lord, bigyan mo ba ako ng isang asawa? Yun ba yung prayer na matuwid? Of course, hindi. Kaya sino yung gumagawa ng mga ganun? Yung wala sa kalooban ng Diyos, may asawa na, ahanap ka ng ibang asawa. Kasi para sa kanila, yun ang kasiyahan nila. Pero ikaw, kapag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, kahit gusto mo yun, pero alam mo, hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi mo na yan hihingin. Tama po ba? Kasi sigurado tayo, bilang mga alagad, alam na natin kung anong gusto ng Diyos, at yun yung hihingin natin bilang kanyang mga alagad. And definitely, we are assured of answers to our prayers. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pinangako yan ng Panginoon sa atin. Kaya yung mga alagad po sila, Pedro, nung sinabi nila ng Panginoon sa kanila na mula ngayon, gagawin ko na kayong mga malakaya ng isda. Huwag kang matakot. Anong ginawa? Di ba sa verse 10, sabi ng Panginoon kay Pedro, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga malakaya na kayo ng mga tao. Naging mahirap pa kay Pedro ang magtiwala sa Panginoon? Hindi. Sabi, tinapit nila yung kanilang bangka, iniwanan ang lahat at sumunod sa Panginoon. Kasi natagpuan nila na ang Panginoon ang sufficiency. Very sufficient ang Panginoon. Sabi, huwag kang matakot. Siguro, naglaro sila kay Pedro. Nakita ng Panginoon na natatakot si Pedro kasi nga, unstable na siguro yung kanyang business. Nag-isda, walang nahuli. Pero ngayon, ay pinagpala siya ng Panginoon. At nakita niya na sa pamamagitan lang ng ginawa ng Panginoon ay kayang gawin ng Panginoon. So nakita niya yung kaibahan ng pagsunod sa Panginoon at doon sa pagtitiwala sa kanya sariling kakayahan. Kaya anong pipiliin niya ngayon? Yung kanyang, babalikan pa ba niya yung kanyang dating business na parang hindi sigurado? Pero ito ang nangangako sa kanya, huwag kang matakot. Mula ngayon may bago ka ng karir. At kapag ka pinili mo ang karir na ito, hindi kita pababayaan. Hindi nahirapan si Pedro. Kasi ang nangangako, Panginoon. Eh, sa tao nga, kapag tayo ay nagtiwala sa tao, ahit na binibigo tayo, nagtitiwala at nagtitiwala pa rin. How much more ang Panginoon mismo ang nasabi, do not fear, for I will make you fishers of men. So yung gagawin mo ay kalooban ko, and definitely, kung kalooban ng Diyos,
andun ang provision. Amen mo ba? At yun na nakita ni Pedro, kaya hindi siya natakot na magtiwala sa Panginoon. Why? Kasi alam niya, kung siya'y nakakapit sa Panginoon, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Yung pangangailangan niya, ang Panginoon ang tutugon. We are assured of answers to our prayers. Yun po yung pangatlo. At number four, pabuli po, bakit po mahalaga ang pananatili o yung tinatawag po natin na bahagi ng taking in? Abiding in the Lord results in fruitfulness and brings glory to God our Father. Verse 8, na pararangalan ng Ama kung kayo'y nagpumuhan na sagana at sa gayo'y napatutunay ang mga alagad ko kayo. Now, how is abiding results in fruitfulness? Paano natin masasabi na sabi ng Panginoon kasi kung mananatili tayo sa Kanya ay bubunga tayo ng sagana. Tanong, bakit po o paano ba nangyayari yung pananatili ay nagre-resulta ng pagbubunga? Now, tingnan po natin sa simpleng kalagayan po. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin para sa pagbubunga ay faithfulness o yung pag-abay, yung pananatili. Para tayo magbunga, manatili, yun ang sabi ng Panginoon. Isang kasi, ang nagiging problema, sabi ng Panginoon, manatili, gusto naman natin pagbunga. Sabi ng Lord, hindi, manatili ka. Ako ang bahala sa bunga mo. Ang gawin mo sa akin, manatili ka sa akin. Kaya tayo nagkakaproblema, gusto natin, tayo ang magbunga. Tayo ba ang magbubunga? Hindi, ang pinapagawa ng Panginoon sa atin is manatili. Trabaho ng sanga ang manatili doon sa puno. At ang source ng bunga ng gagaling doon sa puno, dadalo yun doon sa sanga. Pero hindi trabaho ng sanga ang mamroblema sa kanyang bunga. Ang trabaho po ng sanga ay to bear fruit, magdala ng bunga. Hindi niya po dapat, para mga anak, nag-aaral, may mga magulang ba dito na ang gusto niya sa kanyang anak ay ano yung para meron siya sarili baon, magtatrabaho siya. Wala namang ganun magulang, eh, bihira. At minsan, nalalagay sa ganung kalagayan ng mga anak dahil nakikita ngayon kawalan, bata pa ako. Nung kami po ay bata pa, talagang nakita namin yung kahirapan kaya kailangan namin tumulong yan, si Brother Orly, si Brother Jude. Mga kabataan po namin, naging aquador kami, yung nag-iigip po ng tubig, tapos ibibenta namin sa aming mga kapitbahay at yung pera na yun, pag gastos namin, paggastos din ng pamilya. Pero normally, ang isang magulang, ang gusto niya sa kanyang anak, pagkising ay kung nag-aaral yan, mag-aasikaso lang sa pag-aaral. Hindi niya na kailangang problemahin pag natulog siya. Di ba paulit kaya ako? O kaya naman, may pag-tuition kaya ako? Hindi yun ang normal na kalagayan ng estudyante, ng mga anak. Ang mga magulang, talagang sinisira, basta mag-aral ka, huwag mo problemahin yung tuition, huwag mo problemahin yung bahon. Kami na mga magulang mo ang bahala. Di ba yung normal na sinasabi natin mga magulang? Pero, sa isa nangyayari yun, na may mga bata na talagang dahil alam nilang walang-wala, may wala kang makain, may pampahon pa kaya. Di ba? Misang ganun naman talaga, eh. Totoo eh. Pero ang normal po talaga, ang nagpo-provide mga magulang. So, ganun din po sa ating Panginoon. Ang nais lang ng Panginoon sa atin bilang mga sama, kumunik sa Kanya at manatili sa Kanya. At habang tayo'y nananatili ang pangako ng Panginoon, doon tayo magbubunga habang tayo'y nananatili. Kasi yung bunga, trabaho ng puno yun. At habang tayo'y nakadikit doon sa sustansya, dumadalo yun doon sa sangang nakakapit. At dahil sa kapanahunan, dumarating na yung bunga, anong trabaho ng sanga? To bear fruit. Dalhin yung bunga na ibinigay ng puno. Amen po ba? At kapag ka nagbubunga na tayo, ano pong nangyayari? Ayun, nasabi na pararangalan ng Ama kung tayo po ay nagbubunga. Ito po ang gusto kong makita natin. Ito po pagbubunga, papunta po tayo doon sa pangatlo, pero hindi po natin tatapusin. Pero gusto ko lang po magkaroon kayo ng idea. Kaya tayo nagbubunga, ang purpose ng Panginoon
ay mula dun sa bunga, napansin niyo po ba na walang puno na nakinabang sa kanyang sariling bunga? Ang mga puno nagbubunga, pero sino nakikinabang? Tao, di ba? Sino nakikinabang? Yung mga animals, yung mga ibon, mga hayop. Ibig sabihin, kaya tayo nagbubunga para sa pangatlong process. To give out. Number one is emptying, giving up. So that God will fill us with the necessities na kailangan natin sa paglago bilang isang alagad. So habang tayo lumalago, yun yung fruitfulness. At yung fruitfulness na yan, napapagpala tayo. Sabi, nakikilala na tayo mga alagad ko, yun ang una. Diba? Ang puno nakikilala sa pamamagitan ng kanyang kung anong puno, anong uri siya. Pero, ano pa nangyayari? Nakikilala na siya yung alagad, pangalawa, napaparangalan ang Panginoon. At kapag ka tayo pala yung nagbubunga, kaya napaparangalan ng Panginoon, nagiging pagpapala na tayo sa iba. Hello? Kaya napaparangalan ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, kapag ka tayo ang buhay natin, nagiging pagpapala, hindi katitisuran sa iba. Andyan po ba kayo? Napaparangalan ang Diyos kapag ka tayo nagbubunga ng sagana. So, we are being pinagbubunga ng mabuti para kapag ka tayo nagbunga na, maging pagpapala tayo doon sa iba. Yung fruitfulness natin, nakikilala na tayo ilagad, pero yung fruit natin na nakikinabang, yung kumukuha ng bunga sa atin, yung napapagpala sa pamamagitan ng ating mga bunga. Amen po ba? At yun yung third process na bibigyan natin ng pansin. Pero gusto ko pong tapusin itong message na to sa pamamagitan po ng kwento ng Panginoon sa talinghaga ng chapter 25 ng Matthew. Kasi napakahalaga sabi ng Panginoon ng pananatili. At napaparangalan ang Diyos, napaparangalan ang Ama sa ating pananatili sa Kanya. Alam niyo po ang kwentong ito. Diba? Ito po yung talinghaga patungkol doon sa isang lalaki na umalis at tinawag niya po yung kanyang mga alipin at pinamahala niya sa kanilang sa kanyang ari-arian. Yung iba, binigyan niya ng 5,000 sa Tagalog natin ay 5,000, 2,000 sa 1,000. Isang-isa mo dahil yung salita, pinagtiwalaan niya sa kanyang ari-arian itong mga katiwala niya. At nung siya'y bumalik, nung yung binigyan ng 5 ay tumoble, ano sabi nung Panginoon? Nagalak siya. Sabi niya, welcome to the, magandang pagkakasabi sa Ingles. Yung sa verse 24, sabi, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So yung fruitfulness natin pala, napaparangalan ang Diyos habang tayo'y nagbubunga. At habang tayo'y nagbubunga, binibigyan pa niya ulit tayo ng mas marami pang bunga. Ang sabi po dito, you have been faithful with the few things, I will put you in charge with many things. Come and share your master's happiness. Again, yung pangalawa, yung binigyan ng 2,000, ay nag-report siya. At sasabi niya, yung binigyan niya pong dalawa, ito po, pinangalakal ko at tumoble. At ganun din nila sinabi ng Panginoon, sabi niya, well done, my good and faithful servant. You have been faithful with small things. Now I will give you in charge of many things. Tapos alam na natin yung kwento, yung sa pangatlo, yung isa. Sabi doon sa isa, ay binalik mong servant yung kung ano yung pinagkatiwala sa kanya. Intact, yun pa din yun. Kung ano ang binigay nung bumalik, yun pa din yun. Ibig sabihin, walang problema, walang nawala, walang nabawas, yun pa din yun. Kaya lang, nakita natin na nagalit po yung master. Sa verse 26, sabi, you wicked, lazy servant. Yun po sabi sa verse 26. At sa verse 30,
Ang ginamit po doon, kaya po nagalit lalo, ay nasabi po doon sa verse 30, worthless servant. Kung ikaw pala ay binigyan ng pagpapala at wala kang ginawa doon sa pagpapala na yon, hindi pala yun nagbibigyan ng kaluguran sa master. Kasi parang, tandaan niyo po, ibinigay ito ng master, walang, kumbaga hindi inutang, ipinagkatiwala, kaya kung malugi man, okay lang doon sa master kasi siya lang nag-take ng risk. Hindi naman ikaw eh. Mas mahirap yung ikaw ang, ako inuutang ko ito, kailangan maingatan ko. Kasi hindi, pinagkatiwala. Ang gagawin mo lang talaga ay lahat ng pwede mong gawin pag inamin mo kasi wala ka naman kung mawala eh. Ang ibibigay mo lang talaga ay pag inamin mo na. Yung problema, hindi niya yung ginawa. Yung tingnan natin ang ating buhay pananampalataya, pagdating ng ating Panginoong Yesus, doon sa tatlo na mga servants na binigyan, na nag-produce ng mas marami, sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant, napagkatiwalaan ka sa maliit, mapapagkatiwalaan ka sa mas marami. Pero pag dumating ang Panginoon na, kung yan pa din ang buhay pananampalataya, walang paglago, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa atin? Sapagkat ito po ay may kinalaman sa pagdating ng Panginoon, ang hinahanap niya ay pleasure sa kanyang mga alagad na nagbibigay. Ano ang pleasure na nakukuha niya? Yung nagbubunga na sagana. Kaya kung ang isang mananampalataya hindi nagbubunga, ano sa tingin niyo? Pagbalik ng Panginoon, will he find pleasure sa kanyang mga lingkod? It depends kung anong uri ng katiwala yung dadatnan ng Panginoon. Amen po ba? Pero ito, mga kapatid, kaya po ito sinabi, kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi sayang, hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Malakias chapter 3, di ba? Binigyan natin ng pansin. Nagsalita, nag-uusap yung mga tao, sabi nila, wala namang saysay ang maglingkod sa Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? Nag-uusap yung may takot sa Diyos. At sabi ng Panginoon, tinala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sila'y magiging anak ko. Ako makikipaglaban para sa kanila. Yun ang pangako ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, ipapakita ko ang kaibahan na naglilingkod sa hindi naglilingkod. At yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Mga kapatid sa Panginoon, kailangan nating manatili sa Panginoon. We need to connect to the Lord. Bakit? Kasi mahalaga ang connection. Yan yung nagbibigay ng fruitfulness. At kung gusto mo ng bunga, kailangan mong kumunik talaga sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag ka ikaw ay nagpupunga, naluluwalhati ang Ama. At ito po ang sabi doon sa Matthew 25, verse 29. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yung mga naglilingkod na mabungang-mabunga, huwag kayong magulang mga kapatid, lalo kayong pinagbubunga ng Panginoon. I'm sure na-experience niyo po yan. Habang kayo sumusunod sa Panginoon, mas lalo niyo nakikita yung mga divine appointments ng Panginoon. May mga pagkakataon na inilalagay kayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na magugulan na lang kayo. Yan po yung fruit, favor ng Lord sa inyo. Amen po ba? Kasi pinapakita ng Panginoon, kung sino ang meron, bibigyan pa at mananagana pa. Pero nakalulungkot yung mga hindi nagbunga. Sabi ng Panginoon, kahit yung kakaunti, sabi nga dyan, yung wala, ngunit yung wala, kahit yung kakaunti, wala na nga eh. Pero sabi ng Bible, kahit yung kakaunti na nasa kanya, aalisin sa kanya. Why? Kasi sabi, worthless servant. Kasi ang sabi, lazy servant. Hindi yan ang description ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya pinapaalala sa atin ito ng Panginoon, the necessity of abiding in Christ. Because when we abide in the Lord, we are sure to bear fruit. Yun ang trabaho natin, mag-abide. Huwag natin problemahin yung bunga, bahala dyan ng Panginoon. Alam niyo yung bunga, marami po yan, pag-aaralan natin sa susunod. Pero ang mahalaga sa ngayon, we have to abide in the Lord. At habang tayo'y nananatili, makikita natin, pinupuno tayo ng Panginoon para sa ating paglago, para sa ating pagbubunga, upang tayo'y maging pagpapala sa iba. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung pangalawa, the process of taking in. Kasi
we have emptied ourselves with the things that are not good para sa Panginoon, and we are ready to be filled with the wonderful things of God. Pag tatlo po natin bibigyan ng pansin ay the process of giving out, which is the ministry. So, purihin po ang Panginoon at sama-sama po tayo na lumago sa tulong ng Panginoon, yung patuloy pang lumago, bawat isa sa atin, lalo pa tayong gamitin ng Panginoon sa kanyang upasan, para sa kanyang kaluwalhatian. Let us pray. Our Heavenly Father, it is your will na bawat isa po sa amin, lalo pa kami lumago, lalo pa kami na magbunga, at ang sikreto ay pananatili. Bilang alagad mo, nais mo na i-empty namin ang aming mga sarili, sapagkat sinabi mo nga, Panginoon, kung nagnanais kami sumunod sa iyo, kailangan namin ilimutin ang aming sarili, ilimutin sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan, ilimutin ang mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa amin, pagkos naglalayo pa sa amin sa iyong kalooban. Kaya, O Diyos, as we empty ourselves, Lord God, dahil sa pagsunod namin sa iyo, continue to fill us, Lord God, with the things that pleases you. At alam namin na ito po yung nangyayari para pararanasan namin as we abide in you, Lord Jesus. Because those who abide in you will bear fruit. And as we bear fruit, hindi lang basta bear fruit, kundi much fruit, our Heavenly Father is being glorified. And we are known, nakikilala kami, na tunay ng kami mga alagad mo. Kaya ngayon taon po, ito po yung aming sama-samang desire, Panginoon. Ano man yung mga bagay pa na nakikita ko, Panginoon, that we have to empty sa aming mga buhay. That we have to give up, Lord God. Mga bagay na hindi nagbibigay ng kalukuran sa iyo. We would like to lay it down before you, Lord God, so that we could take in yung mga mabubuting bagay na nais mo na pumunok sa amin upang ang kaluwalhatian mo ay mahayag sa aming mga buhay. Kaya Lord, this year, sama-sama po kami, Panginoon, sama-sama kami na masigla na maglilingkod, may galak na maglilingkod, maghihintay hanggang sa ikaw ay muling dumating. At patagpuan mo na sa iyong muling pagbabalik, bawat isa sa amin, Lord, ayaw mo namin na matagpuan na worthless and lazy servant, kundi kami, Panginoon, yung sasabihan mo, well done, my good and faithful servant, because you have been faithful with a little thing. I will make you in charge with many things. Lord, alam namin na sa tulong mo, iwalay sa iyong pangunguna sa aming mga buhay, wala po kami magagawa. Yun po yung katotohanan na pinapahayag ng analogy ng puno at ng sangan. Apart from you, Lord, wala kami magagawa. Kaya naririto po kami, Panginoon, anuman yung mga bagay na minsan, Lord God, naglalayo sa amin, nag-aalis sa amin sa pananatili sa iyo. Ano man ito, Panginoon, maaari ito man ay mga bagay ng mundo, Panginoon, mga daya ng mundo. Father God, I pray, Lord, tulong ng iyong banal na Espiritu. Pakita namin ang mga daya ng kaaway upang hindi kami maagaw sa pananatili sa iyo. Holy Spirit, continue to enlighten, Lord God, our hearts, our minds, of the things of God. Yung mga bagay na tunay na nagbibigay ng kalukuran sa iyo, Panginoon. At huwag namin maging desire, Panginoon. Huwag namin maging dasahin ang mga bagay ng mundo. Kundi pag sumakitan talaga namin ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, at ang pangako mo, Panginoon, pagkakaloob mo ang aming mga pangangailangan. Because in your will, O God, nandun yung sufficiency, O God, sa iyong kalooban, sa iyong kaharian,
ang lahat ay provided na. Ang kailangan lamang namin gawin ay ang manatili sa iyong kalooban. Father God, I pray for your protection about the works of the enemy sa buhay ng iyong mga anak. Yung mga deception, Panginoon, lalo na sa aming panahon, yung pag-aagaw ng iyong salita at maraming mga bagay na ang mga kapatahan, lalo ng Panginoon, yung mga distractions, Lord, that dalangin po namin sa iyo, Panginoon, protect our children, protect our students, protect our young people, Panginoon, sa mga deception at kaaway. At ang makita, Panginoon, ang bawat isa sa amin nakabahagi sa iyong kaharian bilang mga anak ko, bilang pinanal, ang pagsumakita namin ay ang mga bagay na nagbibigay ng kanuguran sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po, God, pinagkakatiwala namin ng taong 2023, Lord God, mabungang taon, hindi dahil sa prosperity, hindi dahil sa good health, kundi lalong higit, Panginoon, dahil ang aming buhay spiritual bilang isang alagad ay pinalago mo, Panginoon. At yun ang aming sama-samang goal for this year, Lord God, that each one of us become a better disciple of yours. Salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.